Ang video na gagawin ko ngayon ay isa itong request sa aking kaibigan na taga Cavite. Sabi niya sa akin, gagawa daw ako ng video na paano mag-calibrate ng universal coin slot na may piso, 5 at saka 10. Yung request niya sana 4 guys, no? Yung kasama na sana yung 20 kasi may mga bagong coins karon na 20 pesos. Kasama sana sa gagawin kong pag-calibrate. Kaya nga dito 4 yung coin sample na nilagay ko, tapos dito 4. Pero nung sinubukan ko kagabi, yung 20 pesos po, yung 20 pesos tinanggap naman sa coin slot, kaya lang ayaw mag-count yung counter. So na analyze ko nga siguro hindi kasama yung 20 pesos sa factory seating, no, sa pag-seat ng factory nitong universal coin slot. Kasi yung talagang nasa karton nila yung sample, piso lang, 5 at saka 10. So wala yung 20. So kaya hindi nag-function. Kaya ngayon gagawa ulit ako ng video, yung sample natin 3 na lang, hindi yung 4 piso, 5 at saka yung 10. So ngayon, ang gagawin natin, mayroon akong guide dito. Ito yung guide natin kung paano mag-calibrate, no? So, number 1, may letter A. Tapos yung letter A, number of coin, no? Kung ilang coin sample ang gusto mong ilagay o i-calibrate. Tapos, pangalawa, lumabas itong si H1. Ito yung number of coin sample, so 20 pieces. So, naghanda ako ng 20 pieces guys, no, na coin sample. 10 yung bagong piso, 10 yung lumang piso, 10 yung bagong 5, 10 yung lumang 5, saka 10 yung bagong 10 pesos at saka yung luma. Kailangan kumpleto guys. Mag-calibrate tayo, kailangan kumpleto yung sample natin para sa kinalabasan, hindi na mamimili yung ating coin slot. Kasi kadalasan yung mga comment, yung makita ko sa Lazada at saka sa Shopee, mayroong mga comment na yung coin slot daw na nabili nila, namimili daw ng barya. So hindi naman mamimili yan kung tama lang yung proseso sa calibrate mo. So lumabas itong si number 3, itong si P1. P1 ito guys ha, hindi PI, mali lang yung pagkasulat. P1, yung false output value, kung ilang output value ang ilagay natin sa ating timer, sa ating coin slot, no? So meron dito, no? Tapos F1, F2, F3 yung accuracy niya. So kadalasan yung accuracy guys na recommended sa factory is 8, pero ginawa ko itong 10 kasi simula nung ginamit ko yung 10, okay naman siya, no? So dito yung ating coin slot guys, no? Ito yung ating coin slot, tapos kailangan natin yung transformer 12 volts. Yung ikabit natin dito sa ating coin slot, ito lang yung pula at saka yung itim, no? Positive at saka negative dito sa ating transformer. So yung pula positive, yung itim negative. So yun na, no? Nakasaksak na guys, may power na ang ating coin slot. Ngayon, ang gagawin natin, kung paano natin palabasin itong si letter A. Meron ditong dalawang button guys, dito at saka dito. Ito yung add, ito yung minus, at pangatlong button, dito yung set, no, sa itaas. So, para lumabas itong si letter A, pindutin natin ng sabay-sabay, no? Itong dalawang button, yung add at saka minus. Pag pindutin natin sabay-sabay. Ayan. Yung kuko ko guys, hindi masyadong makapindot doon. Tapos lumabas ito, letter A, pindutin yung sa itaas. Ayan, wala. May limit kasi yun. Letter A, tapos pindutin itong sa itaas. So, lumabas na si letter A.
no, letter E, eagle. So number of coins, no, 3 lang ilagay natin guys, piso, 5, 10. So ilagay natin 3. Ilagay natin ito si add, 1, 2, 3. Ayan, 3. Pagtapos, pindutin natin yung set sa itaas. Ayan, so lumabas si it's 1. So itong it's 1, number of coins sample, nakalagay dito 20 pieces, no? So bawat barya, meron kayong sample na 20 pieces. So ilagay natin dito 20. Add natin 1, 2, 3 hanggang sa umabot siya ng 20. So gayahin lang ito guys. Madali lang ito, gayahin lang natin. Gayahin lang ninyo. So 20. Tapos bawat galaw natin dito, pagkatapos pindutin natin itong si set. So P1. So yung P1, ito yung false output value. So kung ilan yung ilabas mo na ilagay mong output. So itong timer ko guys, no? Asa na yung timer ko? Itong timer ko, ang default setting nito is 36 seconds para sa piso na barya, no? So 36 seconds, mamaya i-try natin ito guys. 36 seconds. So kung anong ilagay mong default settings, yun din ang pagbasihan mo, no? Kung default setting mo is 1 minute, so yun ang default setting mo. Yun ang pagbabasihan mo sa lahat ng pag-calibrate mo. Pero sa akin, 36 seconds. So, ilagay natin times 1. Ayan. Kasi nakalagay dito, P1 times 1. So, pagkatapos, pindutin itong si set sa taas, lumabas si F1. So, ang F1, ilagay natin 10, yung ilagay natin accuracy. No? Pwede rin 8, pwede rin 10. So, 10 ang ilagay ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan. Pindutin ulit itong si itaas, si set. Ayan. So, lumabas na si H2. Dito sa H2, guys, 20 pa rin, no? Sample of coins, no? 20 pa rin. So, isit natin sa 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hanggang sa umabot siya ng 20. Ayan, 20 na siya. So, pindutin ulit si set. Oh, naging P2 na siya. Ngayon, yung P2 times 5 ang nakalagay rin, guys. Kasi yung piso, 36 seconds, i-times mo sa 5, ang labas dyan, 3 minutes. So, lagay natin 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. Tapos, pindutin ito si set. Lumabas si F2. So, yung F2 natin, 10 pa rin. Ha? 10 pa rin. So, lagay natin 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan. So, kung tandaan natin guys, no, yung unang lead, hindi ko na-explain kanina, yung unang lead, ito yung sa piso. At nandito na tayo sa pangalawang lead, no? Pangalawang lead yung umilaw. So, na tayo sa 5 na coins. So, 10, pindutin natin itong si set. Ayan, lumabas si H3. Ayan. So, H3, 20 pa rin, no? 20 pa rin ang ilagay natin. 1, 2, 3, hanggang sa umabot siya ng 20. Ayan. Pindutin si set. P3. So, ang P3 is times 10. So, lagay natin times 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan. So, ayan. Tapos na siya, no? Tapos na siya. Nung na-flashing yung lead. So, ibig sabihin, tapos na siya. Ngayon, ang gagawin natin dito tayo sa step 2. Yung step 2 guys, palabasin na naman natin itong si E1. Tapos maghulog tayo ng 20 pieces na piso.
So, palabasin natin si Iwan, pindutin natin itong seat, no? Itong sa itaas. Itong seat, at least mga 3 seconds. Pindutin natin at least mga 3 seconds. Ayan, lumabas si E. Pindutin ulit mga at least 3 seconds. Ayan, lumabas na si Iwan. So, magulong tayo ng 20 pieces na piso. Ayan, 20 pieces na piso. Kung maghulog tayo ng barya, guys, no? Tandaan natin, kung maghulog tayo ng barya, kailangan ubusin muna natin itong bago. Hindi tayo pwedeng kumuha dito, kumuha tayo dito, kumuha dito, kumuha dito, anak. Interval, interval, kuha dito, kuha dito. Kailangan ubusin muna natin itong bago, no? So, magka-count ito, guys, ha? Bawat hulog natin. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, tapos na, 10. Dito na naman tayo sa luma. Kailangan tama yung proseso, no? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So, ito na, guys. Nandito na sa pangalawang lead. Sa lima na naman tayo, no? So, ito yung bagong lima. Ito yung bagong lima. Ubusin muna natin itong bago. Ayan. So, ubos na yung bago. Dito naman tayo sa luma. 11, 12, 14, 15, 16, moment. Eighteen, 19, 20. So, E3 na tayo, no? Sa sampu, nasa pangatlong lead na siya. Busin natin yung bago. 15, 16, 17, 18, 19. Ayan, nahulog. Ayan, na-flushing. Ibig sabihin, tapos na. Tapos ngayon, i-disconnect muna natin. Tanggalin muna natin muna sa saksak para masave yung seating niya, guys. Tapos ibalik natin saksak. Ayan. Try natin hulugan. Piso. Ayan. Tinanggap niya. Ayan. 5. Ayan. Tinanggap niya. 9. Ayan. So, tinanggap niya lahat, guys. Ngayon, ikabit natin dito sa ating timer. Tingnan natin kung tama ba yung pag-calibrate natin. So, ito yung bagong timer ko, guys. Ito yung may piso,
5 tsaka 10. So ang pag-assemble ko dito guys, no, nangangailangan siya ng DC jack pero mahirap hanapin yung DC jack kaya sinulda ko na lang dito sa board guys. Dito yung positive, no, dito yung negative sa itaas. So ikabit natin para matry natin yung ating lagyan natin ng insulator para hindi makadikit sila. Ayan guys, nagka-power na. Kabit natin itong coin slot. Coin slot dito. Ngayon, ikabit natin ang ating coin slot dito sa yellow. Ito yung positive. Patayin muna natin guys. Yellow dito sa board, positive. At pula dito sa coin slot, positive. Item sa item. Yung puti, kabit natin dito sa puti. Ayan. Tapos na. Tingnan natin ang ating timer display. So, ayan. Saksak muna natin. Ayan, naka-power na. Ayan. Hulog tayo ng barya. Piso. Tingnan natin kung tatanggapin ba niya. Ayan. Tinanggap guys. Dagdagan natin na piso. Ayan, tinanggap pa rin. Piso pa rin. Ayan. Piso pa rin. Ayan. So, 5 piso guys equals 3 minutes. So, maghulog tayo ng 5. Ayan, 3 minutes. Dagdag tayo ng another 5. Ayan. 6 minutes. Patayin natin. Hindi kasi nag-function itong clear dito. Hulog tayo ng 10. Ayan. 6 minutes. Dagdagan natin ng 10. Ayan. 12 minutes. So, ganun lang guys. Salamat sa pagpanood at sana'y mag-subscribe kayo sa ating channel guys.